Hi guys, I am Engineer Pactoranan. For this video, another example naman tayo related to the three-moment equation, no? So, literal na napakahaba nitong beam na gagawan natin ng structural analysis, okay? So, here, basahin ko lang yung question. An unprismatic continuous beam is loaded as shown below. So, using the three-moment equation as a method of structural analysis, so, yun yung gagamitin natin na method. Yung unang tanong dito, what is the moment at B? Sunod, what is the moment at C? Then, what is the moment at D? What is the reaction at A? What is the reaction at B? What is the reaction at C? What is the reaction at D? Then, what is the maximum positive moment in AB? What is the maximum positive moment in CD, ABC, and the positive moment in CD? Okay, so ito yung beam natin. The supports are ABCD, so we are expecting them to carry vertical reactions. Okay, so let's move forward to Microsoft OneNote nang masimulan na natin isolve itong problem na to, guys. Okay? So, kung mapapansin nyo, this has four spans kasi the beam has five important points, A, B, C, D, and of course, yung E as the end of the overhang. Ngayon, paano na natin isosolve, class, yung mga moments, especially dito sa mga supports na yon. So, let's start dito sa point A kasi siya, class, yung pinakamadali, diba? So, kung titingnan nyo dito sa point A, class, automatic I can say na yung moment dyan ay zero. Dahil nga, that is the external or the outermost support of our beam. Okay? However, ang next na concern natin dito, class, is yung overhang. Diba? So, as you can see here, meron tayong overhang na 2 meter and sa dulo, that is 25 kilonewton meter. So, syempre, magkakaroon ng moment sa point D. Hindi na siya 0. So, kailangan natin mahanap yung magiging moment sa point D by simply cutting that here. So, if I cut that, I don't mind about the flexural rigidity. Ang concern ko lang is ito. Kung 25 kilonewton siya, and ito yung point D, then ito yung point E. Of course, this will be, mamaya ko natuloy isulat itong reaction. Ang mas concern natin is the moment at D. Notice that my sign convention is always consistent, no? Yung positive sign convention. Balikan ko ngayon, no? I am always using the positive sign convention. Kung kinat mo sa kaliwa, always use this. Para nga hindi kayo malito na palaging positive convention, my arrowhead is always above. Tingnan nyo dito, no? Yung arrowhead sa taas, ganun din dito sa kabila. In my previous example, my arrowheads are always above, indicating na I always assume that the moments are positive. Even though alam kong negative yan, but I want to use positive nga so that there will be no confusion once we substitute that in the equations na madederive natin. Okay? So, tingnan nyo again, the arrowhead is upward, indicating that I assume that to be positive. So, this is 2 meter. So, I want to solve for the moment at D, no? Siyempre, magkakaroon dito ng RD2. I will call that as RD2 equals 25 kilonewton kasi wala naman na siyang ibang kokontrahin. Pero yung importance nito, mapag-uusapan na lang natin mamaya. So, summation moment at D is equal to 0. So, clockwise moment equals counterclockwise. So, pareha sila clockwise eh. MD plus 25 times 2 is equal to 0. So, therefore, the moment at D is equal to 50 kilonewton meter. So, yung unang step dito, no, yung gusto kong i-point out kasi sa ganitong problem, class, kanina kasi walang binigay na overhang. Okay? Pero, kapag may overhang na, class, ang mangyayari, you need to cut the overhang
and determine kung ano yung magiging moment dito sa point na to. Case in point, negative 50 kilonewton meter. So, in the future, kapag may overhang, ganito yung gagawin nyo. So, sa ngayon, nahanap na natin yung moment at A, which is 0 na yan, and yung moment at D. Ang concern na lang natin is yung natitirang dalawang interior points, B and C. So, in this case, we need 2-3 moment equation. So, sorry, no, baka mali lang yung paggagamit ko ng word. Kailangan natin ng dalawang 3-moment equations kasi we have 2 remaining unknown. So, algebra will tell you na kapag meron kang dalawang unknowns, so assuming na linear, so you need 2 equations in order to solve them. So, ang magiging next step natin ngayon dito is to establish the 3-moment equations, no? So, establish the 3-moment equations. So, ngayon, ang gagawin natin, magkakaroon tayo dito class ng dalawang 3-moment equations nga. So, yung unang equation is madederive natin when we consider the span ABC. So, ito lang na unang tatlo. I will just draw the span but not the loading because it's not necessary naman na to draw them. So, halimbawa, ito yung point A, tapos ito yung point B, then lastly, ito yung point C. Ulitin ko, hindi na necessary yung load kasi ang gagawin pa lang naman natin is i-establish lang natin yung 3-moment equation. Yung load, ang function lang naman nito is para mahanap yung constants. Okay? So, this is 4 meters and this is 5 meters. And of course, the flexural rigidity, this is EI and this is 2EI. So, this time, balik tayo dito sa formula. Ang gagamitin ko class na 3-moment equation ay ito. Okay? Because this equation is good for the spans na iba-iba yung flexural rigidity. But it's not difficult naman to use. Basta tandaan nyo, syempre, kung MAL1, so ito yung flexural rigidity ng una. Parang ito lang siya, yung mas simpleng equation, then dinivide lang natin ng EI. Okay, so sige, simulan na natin siyang i-discuss ngayon. Kasi nga, kailangan natin ma-derive yung 3-moment equation, which is yung una sa span ABC. So again, that will be moment A multiplied by L1. So I will straightforward use 4 na lang. Then divided by EI because the flexural rigidity of the first one is EI. Then plus 2 MB. Then syempre, yung L1 is 4. So 4 over EI tayo. So plus 5 over 2EI. Because, ayun na nga, the flexural rigidity of that is 2EI. Then, proceed tayo sa next na MC. Tapos, times 5 over 2EI. Then, ano pa ba yung next na i-concern natin? Siyempre, 6 area, AB, again, the centroid, always with respect sa A. With respect tayo sa A. Then, divided by L. Tapos, syempre, EI ito because the flexural rigidity of that is EI. Then, 6 area, BC, centroid at C kasi nga the other endpoint is C. Then, over L, tapos 2EI is equal to 0. So, the best way to simplify this one is to simply multiply EI on both sides of the equation. Okay? So, yun na nga, we need to simplify this. Ang mangyayari, this will be 4MA, then plus 2MB, the quantity, 4 plus 5 over 2. Diba nga, kasi EI will be cancelled out on both sides here. So, 4 plus 5 over 2. Then, of course, plus 5 halves MC, plus 6 area AB, centroid ng A over L, plus 1 half ng 6 area BC, centroid ng C over L, equals sa 0. So we can simplify that further, but yun na nga, let's focus muna
dito sa unang equation na to. And take note, ito yung mga constants na kailangan natin. Yung MA, dahil alam naman na natin na 0 na yan, so cancelled na yan. So ang gagawin ko lang dito, class, I will look for the values of this, itong mga value nito. Tapos, isa-substitute ko siya, then mafu-form ko na yung equation 1. Okay, no? Kasi nga, yung MB and MC, yung unknown natin. So, proceed tayo doon sa other equation. So, yung pangalawang equation is when we use the span BCD. So, kung kanina, in the first equation, I just use span ABC, diba? Itong unang span. So, for the next one, ang gagamitin ko na is yung span BCD. Okay? So, ganun lang. So, BCD tayo. But again, you don't need to draw the loads. All you need to do is to draw the span of the beam para lang ma-establish nyo yung three-moment equation. Yun lang naman yung importante eh. The establishment of the three-moment equation. Okay, so this is point B, this is point C, and this is point D. And syempre, this is 5 meter, and this is 4 meter. Both of them have a flexural rigidity of 2EI based doon sa ating given na beam, diba? So, both of them ay may 2EI. So, when we establish the three-moment equation here, so, syempre, MB, what is the length of this? 5 meter. Then, divided by 2EI plus 2MC because yung C na yung nasa gitna. The quantity 5 over 2EI plus 4 over 2EI. Then, next tayo, yung MD times 4 meters divided by 2EI. Then, again, yung 6 area ng BC, so 6 area ng BC, centroid ng B, ngayon no, centroid ng B divided by L over 2EI, then 6 area ng CD, centroid ng D all over L, then divided by 2EI is equal to 0. So same thing, katulad kanina, the best way is to simplify this by multiplying both sides by EI para ma-canceled out siya. So, therefore, ang mangyayari, 5 halves MB, then plus, ano ba to? Syempre, 2MC, that is 5 over 2, plus 4 over 2, then plus MD na 4 over 2, that is, or we can simplify this na lang, no? Simplify ko na nga, dire-diretso. So, halimbawa dito, 5 halves MB plus 9 MC. Kasi diba, yung 2, madidistribute lang naman siya. Plus 2 MD, then plus 1 half ng 6A, BC, centroid ng B over L. Plus 1 half ng 6A, CD, centroid ng D over L equals 0. So, ito na yung ating next equation. Dahil nahanap natin yung moment at D as negative 50, so you can substitute that here at the same time yung mga values na ito. Then, yun na nga, meron ka ng second equation. So, again, ganun yung mangyayari sa three-moment equation. So, isolve na natin yung mga required constants starting with span AB. So, for span AB, i-drawing natin that is triangular na 4 meter. Sa paghahanap ng constants, hindi naman necessary na yung moment of inertia. Hindi na necessary yung flexural rigidity. Okay, so, drawing natin. This is yung point A. This is the point B. And let's draw the triangular load. 15 kilonewton per meter siya. Okay? So, 15 kilonewton per meter. And the total length of span AB is 4 meters.
So dito, by the way, i-ignore nyo muna itong 50 kilonewton. Lahat ng mga concentrated force acting directly downward to the support, let's ignore that for a while. Hindi natin sila kailangan. Itong 50 kilonewton, kapag mga ganyan na nakikita nyo, that is directly passing through the ignore it. Do not place that either in AB or in BC. Okay? So, sa AB, ang i-consider ko lang is this triangle only. Okay? So, I hope I am clear with my statement here. So, ngayon, proceed tayo. This will be done using ratio and proportion. So, yung W dito ay 15 over 4x, no? Assuming na syempre, dito yung x and at the same time, ito yung 4 minus x. So, this is our span AB, no? So, ano ba yung tanong? Ano ba yung hinahanap? Saan ba yung may span AB na equation? Ito lang, oh. O, yun lang yung may span AB. So, therefore, since centroid ng A lang yung tanong, so, we can, again, solve that right now. So, 6 area ng AB, centroid ng A over L is the integral of WA over L, the quantity L squared minus A squared dx from 0 to S. So, pag sinubstitute natin, that is equal to 15 over 4. Sorry. Baguhin ko nga lang yung kulay. Then, move ko siya dito. Para may enough space pa ako. So, dito, pag sinubstitute natin siya, the integral of 15 over 4x. Tapos, yung a natin, syempre, yung x natin, divided by 4, the quantity ng 4 squared minus x squared dx, that is from 0 to 4. Kasi nga, di ba, the triangular load is loaded in its entire span. Okay? So, ang sagot natin dyan is 128 kilonewton meter squared. So, ayan. Hindi naman na kailangan natin yung sabi kasi as you can see, wala naman na siya. So, proceed tayo sa span BC, which is itong 5 meters long. So, sulat natin siya for the span BC. Then, of course, i-drawing natin. So, yung purpose nga lang ng mga loadings class, ito, yun lang yung purpose ng mga loading. Yung paghahanap ng mga constants. Okay? So, let me draw. No? So, hindi natin i-consider again. Hindi muna natin papakialaman itong 50 because that is directly acting at point B. So, sa pagkakataong ito, our loads are 15 kilonewton per meter at the same time, itong 30 kilonewton. So, of course, alam naman natin na this is 3 meter and this is 2 meters. On the other hand, hindi ko na paghihiwalayin yung dalawang forces, no? Kasi magiging sayang pa dito sa papel ko so or sa OneNote ko. So, the total length is 5 meters. So, this is point A and this is point B. So, dalawa yung, sorry, BC pala to. So, this is point B and this is point C. So, dalawa dito class yung kailangan natin mahanap because in the first equation, you need the 6 area BC times centroid ng C over L. While in the second equation, you need the 6 area BC centroid ng B over L. Okay, no? So, both of them are needed. So, here, unahin ko muna tuloy yung 6 area BC. 6 area BC centroid ng B over L. So, first, I will perform the integration kasi alam naman natin ng kagandahan ng ng uniform load, 15 ito. And I will let this as x muna. Tapos dito, 5 minus x. Okay? So, for the case of the uniform load, that is 15. Since with respect tayo sa point B, gaano ba siya kalayo sa B? X, and yung length natin is 5 meter.
So 5 squared minus x squared. Ang limit is from 0 to 3. Diba? Kasi baka yung iba nalilito, bakit 0 to 3? Again, the total length of the load is simply 3 meters dx. Plus of course, sa case natin na 30 kilonewton, so yung distance niya ay 3 meters divided by 5. So on the other hand, 5 squared minus 3 squared. Okay, so yun yung magiging sagot natin dito. So ang sagot dyan, or yung ito yung magiging solution, and our answer there is equal to 582.75. Sorry, that's not the correct answer. 564. No? 564.75 kilonewton meter squared. So proceed tayo doon sa 6 area BC, centroid ng C over L. So here, ang mangyayari lang, instead of putting x, 5 minus x lang yan. 15, 5 minus x over 5, the quantity 5 squared minus 5 minus x squared na naka dx, and again from 0 to 3. So notice, no, the only thing I change is like yan lang. Then plus, of course, 30. This time, dahil point C na yung reference natin, gaano ba kalayo yung 30 sa point C? 2 meters na. 30 times 2, times 2 divided by 5. Then 5 squared minus 2 squared. Okay? So, ang sagot natin dito ay 582.75 kilonewton meter squared. So, ayan. Na-solve na natin yung tatlo. Kasi apat na kailangan natin eh. Dalawa dito sa unang equation while dalawa din si pangalawang equation. So, yung pangatlo ay yung pang-apat, dito na lang tayo kay span CD. Magtututok, no? Kay span CD. So, 6 area CD with centroid at D. So, ido-drawing natin yung span CD. But, kung titingnan nyo kasi, yung figure natin for span CD, pa ganyan siya. So, ang gagawin ko, i-isolate ko yung dalawang triangles. Okay? So, for that, excuse me lang sa boses ko, I will draw two beams or two spans, katulad lang nung ginawa ko kanina, no? Na pinaghiwalay ko yung mga loads using superposition. Okay? So, halimbawa, ito yung point C, ito yung point D, then ito yung point C, ito yung point D. So, yung unang load, kasi uulitin ko, no, tingnan nyo dito sa original figure, ganitong triangle siya. So, may technique here, or ang gagawin ko dito, i-consider ko siya na paganito. So, this is 20 kilonewton per meter. Sa kabila, nasobrahan lang ako ng measurement. Ayan, no. Tapos, sa kabila, yung other half naman na 20 kilonewton per meter. So, yun, no. By principle of superposition tayo. Then, of course, using the load, kasi mag-i-integral tayo dito eh. Alam naman natin na the dimensions here are both 2 meters on both sides. So, 2 meters, 2 meters, ganun din dito, tig 2 meters dito. Again, you don't need to do this, no, yung paghihiwalayin sila for as long as na-imagine nyo. And dito, by ratio and proportion, alam ko naman na this will be 10x, assuming na this will be the value of x, and this is 4 minus x. Okay? On the other hand, same logic din, mag-strip tayo dito. This will be 10x, assuming na dito na yung x sa kabila, and this is 4 minus x. Okay? So, let's start evaluating this. Ano bang hinahanap? 6 area CD with centroid at D. Okay? So, therefore, hahanapin natin siya 6 area CD with the centroid at D over L. So, to perform the first integration,
So dito no, take note point D ah. Point D ang reference natin. So yung W ay 10x distance from point D. Considering the first span is 4 minus x divided by 4. Then the quantity 4 squared minus 4 minus x na naka-squared dx. And this is from 0 to 2 lang. Take note, no? 0 to 2 because the entire span of the beam is yan lang. Ay, entire span of the load is 2 meter. Proceed tayo dito sa other load. Yung kalahate, that will be 10x. Pero this time, since with respect sa D, yung distance ngayon ay x divided by 4. Then the quantity 4 squared minus x squared dx. And again, 0 to 2 lang kasi yun yung length. Kapag kinompute natin siya, ang mahahanap nyo ay 200 kilonewton meter squared. So ayan, nahanap na natin yung para sa span CD. So as I said, yun na nga, the approach here is nahanap na natin sila. So therefore, let's substitute that in the three moment equation. So for span ABC, let me write that, no? So for the span ABC, balikan lang natin yung nasa taas. Napakahaba na kasi ng solution natin. Paghahanap pa lang ng moment. So this will be 2MB. Then 4 plus 5 half. Actually, you can simplify this eh. 2MB, 4 plus 5 half. That is 13. Pag sinimplify nyo to. Okay? So, therefore, that will be 13MB plus 5 halves MC. Tama ba? So, I'm writing that right now, no? Ito, no? 5 halves MC plus ito, 6 area AB, centroid ng A, over L. Ang value niya is 128. So, plus 128. Plus, of course, the other hand naman, 1 half ng 6 area BC, centroid ng C. So, ito siya. Ito, 6 area BC, centroid ng C. So, 1 half ng 582. 0.75 is equal to 0. So, pag in-arrange natin to, this will be 13 MB plus 5 halves MC is equal to negative 419.375. And again, this is our equation number 1. So, proceed tayo for span CDE. So, for span CDE, ang mangyayari dito, nasa na yung equation natin dyan, ito. So, 5 halves MB. 5 halves MB plus, anong length dito? 9 MC. Then, plus 4, 2. Itaas ko siya, no, para matingnan. 2, pero yung MD natin, di ba nga, kasi that is part of the overhang ito, na-compute natin siya as negative 50. So, therefore, that will be 2 times negative 50, then plus 1 half, di ba, kung taas natin, 1 half, 6 area BC, centroid ng B, ito siya, 564.75. So, 564.75 plus another 1 half ng 6 area CD centroid ng D over L. So, ito siya, 200. So, 200 is equal to 0. So, pag sinimplify natin to, this will be 5 halves MB plus 9 MC is equal to negative 282.375. Okay? So, this will be our equation number 2. So, as you can see, we already have 2 equations, 2 unknowns. So, therefore, yun na nga, masosolve natin yung moments at B and C. Okay? So, solve for MB and MC. So, equation 1, equation 2 lang to. So, our MB and MC
You can use your calculator. Halimbawa, 13, 5 halves, negative 419.375. Then 5 halves, 9, negative 282.375. So the moment at B is negative 27.706 kilonewton meter, while the moment at C is equal to negative 23.679. Usually, I am expecting them to be negative talaga. Bihira yung mga support moments na nasosolve ko sa three-moment equation na maging positive. Okay? But okay lang yon. So, yun, nahanap na natin yung moment at B and yung moment at C. Actually, the next step here is to cut every portion of the beam and by using statics, mahahanap mo yung mga supports noon, di ba? So, yun yung magiging next step. And fortunately, since yung hardest part, which is using the three-moment equation, tapos na tayo, the next part na lang is yun na nga, you can utilize statics by cutting. Just see doon sa previous example natin. But I will do that in the next video because solving the moments alone took us 30 minutes. I am watching the 31 minutes na pala itong recording na to. And yun na nga, sa structural theory, usually at least 1 hour ang isang problem. Nevertheless, siguro mag-conclude naman tayo ng answer natin, no? Hindi ko pala na-i-attach yung mga questions. Wait lang. I-attach ko lang. Kasi yung remaining questions can be solved naman, class, using statics na yon. Opo. Pero ang importante for this video, na illustrate natin yung three-moment equation. So, ito yung mga tanong, no? Nahanap na natin yung moment at B as equal to negative 27.706 kilonewton meter. Tapos, yung moment at C equal siya sa negative 23.679 kilonewton meter. Yung moment at D, actually, yun yung una nating nahanap. The moment na we analyze the overhang, yung moment na yon is negative 50 na. Okay, so the moment at D is negative 50 kilonewton meter. So, ayan na, no? May moments na tayo. So, i-end ko muna to in preparation nga doon sa continuation nito, which is statics analysis na lang. So, thank you so much and I hope may natutunan kayo dito.